mamumukha nitong mga apo ko eh. Di ba kayo nagka-award? Namimiss kasi po nila si Papa eh. Lola, nasa na po talaga si Papa? Ba't mo pa tinatanong yan? Eh, alam mo naman kung anong lagi nilang sagot. Bea. What? Totoo naman, Mami. Meron kang hindi sinasabi sa amin. Gusto ko may pakita sa aking pamilya na gawin ang lahat na makapagbago sa aking buhay. Isa si Robert, sinisip 200 drug surrenderers na nagtapos sa 5 araw ni Nelson and his IP. Anak, siguro dapat sabihin mo na. Nasaan ba talaga si Papa? Papa, ba't ka po naging kriminal? Unso, hindi ako kriminal. But Mami said, nagda-drugs ka. Di ba criminals lang po yung nagda-drugs? Hindi ko ito gusto. Ginusto mga anak. Gusto ko ng talikuran ng drugs, pero... May sakit ang papa niyo. Ayaw niyang mag-drugs. Pero nababago ng drugs ang utak ng tao. Kaya may hirapan talaga siyang tumigil kahit gusto niya. He needs our help. Gagaling ako para sa inyo. Para magkasama-sama tayo. Dahil... kayo ang pinaka-importante sa buhay ko. Promise. Yeah. Baby. Han, pag-usapan natin 'to, please. Bea, baby. Linga kayo. Sorry po. Hindi niyo ba ako narinig, ha? Kapag tinatawag ko kayo, lumamit kayo agad, ha? Nandito kayo! Tama na. Don't talk to the kids like that. I'm their father. I can talk to them any way I want. Can't you see? Naiiyak na ang anak mo. Yun lang? Yun lang? Naiiyak ka na? Ha? Ate mo! Okay na ito. Gumagamit ka na naman pa? Ang okay mo! Tinatanong kita, Robert! Gumagamit ka na naman ba ng drugs? My God, Robert! Kailangan ka namin! Kailangan kita dahil hindi ko to kaya mag-isa! Kung ganun lang kadali para sa'yo, talikuran ang pamilya mo, ay di umalis ka na! Mga ate nyo! Alis! Papa! Kailangan ba talaga ibenta ang car, Mami? Mga anak. Madaming changes ang mangyayari sa pamilya natin. Hirap na ang Mami financially to support all of us. Akala ko makakatulong ang nuggets business natin, pero hindi. Kaya from now on, kailangan natin magtulungan, okay? Magtatrabaho na ako sa call center, so hindi ko nahawak ang oras ko. Ang Ate Bea at Ate Nina niyo ang magbabantay sa inyo, okay? Girls. Ililipat ko kayo ng school. Hindi ko na kasi kaya yung tuition fee ng schools niyo. Ayoko lumipat ang school, Mami. You might need to go to a public school. No. No. I'm sorry. Sa'yo, sana pa din. Walang naman tayong din marunong. Dami mo sinasabi. Maligo? Kaya? Aling? Pasok! Dali, pasok! Kaya! Aling! Palis, please! Okay. Sandali! Sandali! Please! Sandali! Sandali! Ay, na. Sandali! 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 Kaya! Aling! Aling! Pasok mo si Galo! Alam ko na nandiyan kayo! Narinig ko kayo eh! Nandiyan kayo eh! Huwag kayo magtago! Buksan mo! Buksan! Buksan! Buksan niyo yung pinto! Buksan niyo yung gate! Hello!
Bobby, I hope you don't mind kinuha ko yung number mo sa asawa kong si Robert. Nagkasama daw kasi kayo sa isang support group. Look, I know we haven't met yet, pero kailangan na kailangan kasi ni Robert ng tulong. He's really at his lowest. Natutulog na lang siya ngayon sa daan. Gusto ko lang sana siya ipasok sa isang rehab center. Kaya lang walang-wala na ako. I can barely make ends meet. Ako lang nagpapaaral sa laman naming anak. At inisip ko lang baka may kakilala ka makakatulong sa amin. Hindi ko talaga maintindihan, Ma. Ganito lang tayo palagi. Sige, papagamot niyo siya. Tapos after a few months, babalik lang siya sa drugs. Ma, sayang lahat ng efforts mo. Ba't ba hindi mo matanggap na hindi na siya magbabago? Please naman, sukuan mo na siya. Please. To understand. Yung magiging addict niya, wala yung kinalaman sa inyo. It has nothing to do with you. It's not your fault. How can you say that? Nasisira ang buhay namin dahil sa kanya. Kung gusto mong umasa na one day gagaling siya, then go ahead. But do not expect me to do the same. Bea, Nina, mag-family meeting tayo. Ang gusto ng papa niyo mag-settle down sa Baguio. Total, doon naman siya nag-volunteer for the rehabilitation center. Doon tayo magsisimula ulit. Okay na kayo ni Papa, Mami? Magkakasama na ulit po tayo? Oo, anak. At napili namin ang Baguio kasi mas mababa ang cost of living doon. Pwede tayong magtayo ng business at mas magiging magaan ang buhay natin. Bea! Bea, anak. Give me one last chance. Pangako ko sa inyo. Magpabago ako. Wala akong nagawa. Lumipat kami ng Baguio at naging pamilya ulit kami. Bea! 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 Sige, ano na yung sabi ko ba? Ha? Bea! Masakit ba sa'yo, ha? Tinawag niyo kasi yung pangalan ko, eh. Ipapakita na ako sa TV. Alala niyo ho ba yung huling beses na tinawag niyo yung pangalan ko? Nagsisisigaw kayo, tapos nagwawala kayo, tapos ulit-ulit kayong sumisigaw na maarte ako, na ang oy-oy ko. Tapos narinig ng buong subdivision. Hindi niyo ba alam kung gaano kahirap sa amin na makasama kayo ulit ngayon? Pero sa bagay, wala naman kayong pakialam eh! Noon pa man, wala na kayong pakialam sa amin! We're here this afternoon dahil may mabigat na pinagdadaanan ang pamilya ninyo. Nalulong sa drug si Robert. At hindi lang naman siya ang apektado nito eh. Kung ang drug dependent ay pinadaan sa rehabilitation and therapy, dapat ganun din kayo bilang pamilya niya. Dahil kasama niya kayo bilang pamilya niya, nahaharap ng napakabigat na problema.
Mahirap maging buo ulit. After having gone through what you did. And that's why we're here. Dahil gusto namin kayong tulungan. Nina? We have to experience so many things without you. At niresent ko kayo dahil doon. At niresent ko rin. Kahit masama yung loob ko sa inyo. Hindi mo alam. Hindi mo naintindihan kung ano yung pinaranas mo sa amin. Yung takot, yung kabana. Baka isang araw dumating na lang kayo sa bahay o kaya sa school. Tapos pahiyain niyo kami sa harap ng ibang tao. Yung panginginig ko, marinig ko lang ang boses mo. Kasi takot na takot ako sa pwede mong gawin. At sabi mo, magpapagaling ka. Para sa amin. Kasi sabi mo, kami ang pinakamahalaga para sa'yo. Pero di ka naman nagpagaling eh! Di ka naman gumaling eh! We're all worthless and I am so worthless to you! Wala, hindi mo kumahal eh! Wala ako sa'yo eh! No, no, I'm worthless. No. Hindi ako nag-drugs dahil wala kayong halaga sa akin. Hindi kayong dahilan ng anak. Teenager pa lang ako. Na-try ko na ang drugs. I was lonely. Unhappy. Ang family ko. I was stupid. Nung unang team ko, naging addicted na ako. Pinagagawa ang drugs sa utak mo. Na nakakalimutan mo ang lahat. Anak, mahal na mahal ko kayo. Sana, dumating ang panahon na paniwalaan mo ko. Dahil gagawin ko lahat para maging karapat-tapat ulit ako para sa inyo. Wala po yun, Pak. I learned from the best. Napasalamatan rin ba kita dahil binigyan mo ako ulit ng chance? Anak, mahal na mahal kita. Nagpasalamat na rin po ba ako sa inyo dahil bumalik kayo? Mahal ko rin po kayo, pa. Sa ngayon ay 7 years na ang dumaan mula nang tuluyang talikuran ni Papa ang drugs. Hanggang ngayon, patuloy pa rin siya sa pagbawi sa mga panahong nawala sa amin. Hanggang dito na lang, Bea.